Mga kaibigan, narito kami para sabihin sa inyo ang isang magandang balita! Konti lang. Mga kasama, hindi natin ito magagawa kundi dahil kay Juan. Idea niya ito. Opo, magaling po talaga si Juan. Madami po siyang nagawa para sa atin lahat. Bukas na bukas din, dadaling ko ito kay Doña Tomasa. Para makuha natin muli ang inyong mga titulo. Kaya namnamin na natin ang huling gabi natin dito sa simbahan. Nakakatuwang makitang nagsasaya na muli yung tagabantay. Alam mo, Ruth, sana pati ikaw sumaya na rin. Sa panahong nandidito tayo sa San Juan Bautista, ni minsan talaga hindi kita nakitang umiti. Kahit panandalian lang, makalimutan natin yung tukol dyan sa mga aswang-aswang na yan. Kahit papano naman eh, makapamuhay tayo bilang normal na mag-asawa. Hayaan mo, Alvin. Pagkatapos ng lahat ng to, makapamuhay din tayo tulad ng ibang masayang mag-asawa. Makabawi tayo sa isa't isa. Abay! Bilisan na natin yung paghahanap na yan. Nang mapabilis na rin yung plano nating pamumuhay bilang mga normal na mag-asawa. Sigurado magugustuhan ni Higa ito? Oh, teka lang. Baka makasihin. Higay! Higay! Diyan sila. Mga halimaw! Aswang tayo. Isuot natin itong binigay ni Margia. Hindi ko alam. Matatapang sila. Sige. Lalaban tayo. Ay, Father! Nabanggit mo na pupunta ka sa bahay ni Evelyn bukas.
Maaari kaya, gawa naman ng paraan para makapag-usap kami. Importante lang na magkaharap kami dalawa. Sige, Father. Gagawa ko ng paraan para mangyari yun. Salamat. Oh, Juan, samahan mo na si Father sa kwarto niya para makapagpahinga. Ha? Sige po. Alika po, Father Sarmiento. Hello? Kuya? Kuya Sito? Kuya? Si Belen, eto! Oy, Belen, ano? Mabuti naman na napatawag ka. Kumusta? Eh, gusto lang kitang kamustahin. Kuya, may nangyari ba dyan sa inyo? Nangyari? Wala, okay naman ako. Bakit? Ikaw, kumusta ka? Okay lang ka, papasyal dito sa San Juan Bautista. Tsaka na yan. Ay, naku. Mabuti naman, kuya, kung maayos ka. O, sige, kuya, ha? Tatawag na lang ako ulit. Sandali, sandali. Ano ba naman, eh? Ngayon ka lang tatawag, eh, hindi ka man lang makipagkwentuhan? Kuya, kasi naman ang dami kong gawain, eh. Di bale, tatawag ako ulit sa'yo, ha? Kuya, bye-bye. Maganda na sana ang araw ko, pero mukhang sasama. Anong kailangan mo, Father Sito? Narito na ang pera niyo. Kumpleto na po yan. Siguro naman hindi ko na kailangan bilangin. Hindi naman mas siguro ako lolokohin, hindi ba? Bilangin niyo kung gusto niyo, Doña Tomasa. Manang, labas mo nga dito ang mga titulo ng lupa. At Manang, tawagin mo ang ibang mga katulong. Sabihin mo bilangin kung kumpleto yan. Maraming salamat, Doña Tomasa. Makakalis ka na, Father Sito. Meron pa po akong isang pakay sa pagpunta dito. Sinasabi ko na nga bang sasama ang araw ko. Gusto ka niyang kausapin. Kung magiging daan ako para magkaayos kayo at magkausap, na gagawin ko. Sandali lang. Father? Doña Tomasa, maiwan ko muna kayo. Father Sarmiento, what are you doing in my house? Umalis na kayo! Evelyn? Evelyn? Stop calling me Evelyn! Ako, si Doña Tomasa. So stop calling me Evelyn! Ako naman ang tawag mo sa sarili mo. Evelyn, parehin ang pagkakilala ko sa'yo. Wala na yung Evelyn na kilala mo. Kasamang namatay nung nawala ka. Tinuring kitang isang parang magulang ko. Pero anong ginawa mo? Katulad ka rin ng tatay ko. Iniwanan mo ako. Pareho lang kayo ng tatay ko! Evelyn, buhay pa ang tatay mo. Ano ka masabi mo? Buhay pa ang tatay mo. Ano ba ang kasalanan ko sa'yo? Ano? Bakit hanggang ngayon pinaparusahan mo pa rin ako? Wala na ang tatay ko. Hanggang ngayon pa? Pagsisinungalingan mo pa ako? Kaya ako nawala noon, hinanap ko ang tatay mo. Sinungaling! Sinungaling ka! Hindi ako nagsisinungaling. Nahanap ko ang tatay mo. At nung dadaling ko siya sa inyo, naalala ko, birthday mo nga pala. Ang sabi ko, salamat sa Diyos. Ito na siguro ang pinakamagandang regalo ng Diyos para kay Evelyn. Pero wala na kayo ng nanay mo. At ikaw, walang may alam kung nasaan ka. Nandito lang ako. Mayaman. Kaya kong bilhin ang lahat. Alam ko. Pero alam mo, may isang bagay pa rin na kulang sa'yo. Walang laman ang puso mo. Kulang ng pagmamahal ng isang ama. Wala na siya.
At kung buhay man ang aking ama, wala akong pakialam. Evelyn, bago man lang siyang pumanaw, please. Mamatay na siya. Mamatay siya mag-isa. Bakit ako? Hinanap ba niya ako noon? Kaya wala akong pakialam sa kanya. Dahil ni hindi niya ako hinanap. Oo, oh, hinanap ka niya ng hinanap. Ilang taong ka niya hinanap. Hanggang nagkasakit siya. Nagkaroon siya ng Alzheimer's disease. Wala siyang naalala. Juan, salamat sa tulong mo, ha. Nakuha na namin pabalik ang mga bahay namin. Oo nga. Salamat rin na pinatuloy niyo kami ni Father Sito dito sa simbahan. Okay lang. Wala yun, oh. Tsaka bahay ito ni Bossing. Lahat tayo pwede dito. Thank you, Juan! Salamat. Wow, yan. Alam niyo po, Father Sito, mas naiintindihan ko na po si Donya Tomasa ngayon. Namatay po pala yung nanay niya. Tapos, hindi niyo po pala alam kung nasan po ang tatay niya. Parang magkapareho po kami. Ako man, naaawa sa kanya. Pero kahit papano, swerte pa rin po siya. Kasi po ngayon, alam niya na po kung nasan po ang tatay niya. Kaya lang, ayaw niya naman puntahan. Masyado nga yata siyang nasaktan. Ba't hindi yung galit na nararamdaman niya sa kanyang puso? Siguro po ako. Eh, kahit ano pa pong pagkakamali na gawin po ng totoo kong tatay, mamahalin ko pa rin po siya. Kasi po, sarili ko po siyang tatay eh. Alam mo, Juan, hindi dahil hindi pa maharap ni Doña Tomasa ang tatay niya sa ngayon, eh hindi niya mahal yung tao. Baka hindi lang siya handa. Di gaya mo, sa murang edad, eh, alam mo na ang halaga ng pagpapatawad. Pero hindi lahat ng tao kasi katulad mo. Pero may sakit naman po kasi yung tatay ni Doña Tomasa eh. Sana po bigyan sila ng pagkakataon para maging masaya sila pareho. Sana nga. Ah, yun ang hilingin natin kay Bossing. Sige po.